Jacob, ito, matagal ko nang gustong itanong to. Ginagawa mo pa ba to dahil naghihiganti ka sa ginawa ni Tito Serio sa'yo? O ginagawa mo na to para kay Yangyang? Tanong ni Troy. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Sa nakaraang kabanata, nagpakilala na si Troy sa lahat bilang may-ari ng hasyenda. Bukod doon ay nilubos na rin ni Jacob ang kasiyahan at pinaramdam kay Yangyang ang pagiging dalaga tulad ng iba. Isang halik ang nagpawakas sa agam-agam ng dalaga tungkol sa kakaibang kilos ni Jacob noon paman. Hindi man sinabi ng diretso ni Jacob ang kanyang motibo, ay tuluyan ang nahulog ang dalaga sa kanyang mayamang amo. Subalit lahat ng saya ay may karugtong na kalungkutan. Namaya pa ang Nanay Rosa ni Yangyang dahil sa food poisoning. Bukod doon ay nawala ng parang bula ang kaibigan niyang si Dana. Nawala ang 2 taong tumanggap kay Yangyang ng buo at walang paghuhusga. Samantala, bumaliktad na ang mundo ni Serio at napabaling na sa mga mamamayan ng hasyenda. Nang dahil dito ay mas lumalim ang galit nito kay Troy. Hanggang saan aabot ang galit ni Serio? Makalipas ng kulang 2 taon, ano kayang pagbabago sa buhay ni na Jacob at Yangyang? Tunghayan ang 7th kabanata. Masayang pagbabalik po, Sir Jacob! Nasasabik na bati ni Manang Tere sa binata. Kamusta naman po ang biyahe ninyo? Sigurado na pagod po kayo sa mahabang biyahe. Gusto niyo bang magpahinga muna sa kwarto o ihanda ko na po mga pagkain? Manang, na-miss ko na po mga luto ninyo. Parang gusto ko po munang kumain bago magpahinga. Tugon ni Jacob na may ngiti sa kanyang mukha. Lumingaling nga ang binata na tila ba may hinahanap. Si Yangyang bang hinahanap mo? Ayon sa kusina, tumulong sa pagluluto. Ani ng matanda. Ewan ko ba sa batang yon? Ang sabi ko ay mamahinga siya dahil nakakapagod ang magbiyahe mula ibang bansa pabalik ng Pilipinas. Pero ayon, hindi raw siya pagod kaya ang kulit talaga. Napailing na lang si Jacob. Ngunit mas malaking ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Hayaan niyo na po siya, Manang, sadyang hilig niyang magluto, sabi ni Jacob. Imbes na dumiretso si Jacob sa kanyang silid upang makapagpahinga, ay mas ginusto nitong pumunta sa dining area at doon ay tanawin ang dalaga. Like the old times, mas gumaganda ang araw ko tuwing pinapanood kitang nagluluto sa kusina, sambit ni Jacob sa kanyang sarili. Hindi imahinasyon ni Yangyang ang lahat. Mula ng araw na pumasok si Yangyang bilang kusinera, ay tinatanaw na siya ni Jacob mula dining area. Unang beses na makita ni Jacob si Yangyang na nagluluto sa kusina ng mansyon, ay kakaibang tuwa nang nararamdaman ng binata. At mula noon, sinikap na ni Jacob na panoorin ang dalaga mula sa malayo. At nang dahil doon, ay nakukumpleto ang kanyang umaga. Sir, baka naman matunaw yung si Yangyang. Biglang sumulpot si Manang Tere sa likod ng binata. May dala itong mga mangkok at magsisimula ng maghain sa mesa. Eh, hindi naman po, Manang. Masaya lang talaga ako tuwing napapasaya ko si Yangyang, sambit ng binata. Ilang sandali pa at si Yangyang nang lumabas sa kusina, bitbit ang isang mainit na sopas para kanilang pagsaluhan. Sir Jacob, ito nang paborito niyong sopas. Maraming gatas yan, tulad ng gusto mo. Muntik na nga maging gatas na nilagyan ng kaunting sopas yan, pabirong sabi ni Yangyang. Salamat, Yangyang. Maupo ka na para makakain ka na rin, ayan ito sa dalaga. Sa kulang 2 taong nagdaan, umikot ang mundo ni Yangyang. Nawala man ang kanyang Nanay Rosa na siyang nag-aruga sa kanya ng maraming taon, ay humalili naman si Jacob para gabayan siya sa kanyang pinagdadaanan. Papunta na rin pala si Troy mamaya. Ano, handa ka na ba sa pagpapakilala natin? Kung hindi pa, pwede man nating ipospone ang lahat. Huwag mong madaliin ang sarili mo. Alam kong pagod ka sa biyahe, sambit ni Jacob habang pinagsasaluhan nila ang mainit na sopas. Wala nang atrasan to, Sir Jacob. Simula nang nalaman ko ang lahat,
Lalo na kung sino may kagagawa ng pagkamatay ng maraming tao sa asyenda, kasama si nanay, pinaghandaan ko talaga ang araw na to. Tugon ni Yang Yang. Jacob na ang itawag mo sa akin mula ngayon. At mula sa araw na to, mababago na ang tingin ng mundo sa'yo. Nakangiting sabi ni Jacob. Samantala, naging marangya muli ang buhay ni Serio nang dahil sa pagtutulak nito ng droga sa mga mayayamang taong kanyang kilala ay nakabawi ito at pinasok ang pagiging shareholder sa mga negosyo ni Troy gamit ang ibang pangalan. Nang dahil din sa tulong ni Danica ay nalaman ni Serio ang iba pang negosyo ni Troy kaya mabilis silang nakapasok sa mga ito. Serio! Nagpatawag ng meeting si Sir Troy sa hasyenda bukas. Padadaluhin po ba natin ang front nating si Gomez? O kayo mismo ang dadalo? Tanong ni Danica. Si Gomez ang dadalo. Pero sasama ako bilang isa sa security niya. Nararamdaman kong may pasabog ang Troy na yan. Kaya siya nagpatawag ng meeting. Sisiguraduhin muna nating nalabas na ni Troy ang lahat ng kanyang bala bago tayo sumalakay. Tugon ni Serio. Kinahapunan ay dumating na si Troy. Nag-usap ang magkaibigan tungkol sa kanilang magiging plano bukas ng gabi. Excuse me, Jacob. Magpapaalam lang ako kung pwedeng lumibot sa bayan. Isasama ko rin si Myrna. Ayos lang ba? Pupuntahan ko rin sana sina Dana. Paalam ni Yang Yang. Sige, magsama ka ng dalawang guards. At i-text mo ako time to time kung nasan ka. Utos ni Jacob. Masayang umalis si Yang Yang kasama si Myrna. Kahit na mapait ang naging karanasan ni Yang Yang sa lugar na yon, ay hindi maalis sa dalagang balikan ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Tulad na lang ng pamilya ni Dana. Sinundan ang tingin ni Jacob si Yang Yang at makikita sa mukha nito ang saya. Jacob, nice! Nakangising sabi ni Troy. Bakit? Yun naman talaga ang pangalan ko, hindi ba? Sambit ni Jacob. Wala lang, nabanggit ko lang. Bakit, masama ba? Pero ito, Jacob, ah. Matagal ko nang gustong itanong sa'yo to. Ginagawa mo pa ba to dahil naghihiganti ka sa ginawa ni Tito Serio sa'yo? O ginagawa mo to para kay Yang Yang? Tanong ni Troy. Bumaling ng tingin ang binata na may seryosong mukha. Kasama sa plano ko ang lahat ng to, Troy. Nagkataon lang na si Serio ang naging dahilan ng pagkawala ni Nanay Rosa. Kaya sino ako para hindi tulungan si Yang Yang na magantihan ng taong yon? Pareho kami ng pinagdaanan. Tinutulungan ko lang siya. Paliwanag ni Jacob. Okay, sabi mo eh. Pero hindi mo matatanggi na hindi mo na ginagamit si Yang Yang. Pinapahalagahan mo na siya at iniingatan. Sambit ni Troy. Gumisi lang si Jacob at hindi nakipagtalo sa kaibigan. Magkasamang umalis si Yang Yang at Myrna. Nagsuot lang sila ng simpleng damit at saka sumakay ng tricycle papuntang bayan. Doon ay nakita ni Yang Yang ang laki ng pagbabago ng bayan. Mas naging malinis at organisado ang lahat. Ngunit hindi pa rin maalis ang pagiging probinsya ng lugar. Naglakad-lakad ang dalawa. Dahil bagong mukha para sa lahat si Yang Yang, ay maraming taong nagtitinginan sa dalawa. Nako, Yang Yang, pinagtitinginan ka nila oh. Kasi ang ganda-ganda mo. Sambit ni Myrna. Hindi kaya ikaw ang pinagtitinginan nila. Kasi ikaw ang maganda, hindi ako. Natatawang sabi ni Yang Yang. Kung dati-rati sa tuwing naglalakad si Yang Yang sa bayan, ay halos ipagtabuyan siya ng mga tao. Ngayon ay abot ang tawag ng mga tandera sa kanya upang bumili ng kanilang mga paninda. Marami rin kalalakihan ang bumabati sa dalaga. Doon napatunayan ni Yang Yang na iba talaga ang tingin ng tao kung ikaw ay may magandang mukha. Ay ganda, dito ka na bumili! Tawag ng isang tendera. Namukhaan ni Yang Yang ang naturang tendera. Hindi na ito sa kalsada nagtitinda at may sarili na itong pwesto sa palengke. Siya ang tinderang nagsasabi sa kanyang minamalas ang kanyang mga paninda sa tuwing mahihinto si Yang Yang sa kanyang tapat.
Ito, sariwang mga to, ganda, bumili ka na. Ayan ang tindera. Napatingin si Mirna. Naging malapit na ang dalawa sa isa't isa. Kaya naman minsan ay naikwento na ni Yang Yang ang kanyang karanasan sa mga tao sa nasabing lugar. Hindi po, tumitingin lang po. Nakangiting sabi ni Yang Yang. Nang makalabas na sila ng bayan, ay naglakad na lang sina Yang Yang at Mirna papunta sa bahay ni Nadana. Doon lakas loob na nagtanong si Mirna. Yang Yang, ay mali, Ma'am Aliyah pala. Anito. Itong si Mirna parang sira. Yang Yang lang itawag mo sa akin. Tayo lang naman at wala si Jacob. Sige, Yang Yang. Hindi ba yun yung palaging nang aalipusta sa'yo? Nakakainis lang, no? Kasi ngayon, ang bait-bait niya sa'yo. Inis na sabi ni Mirna. Ngumiti lang si Yang Yang bago magsalita. Sabi nga ni Jacob, kill them with kindness. Huwag ka mag-alala, Mirna. Darating din ang araw na maiisip din nila mga ginawa nila sa akin. Sabay kendat kay Mirna. Ilang sandali pa at nakarating na sila sa bahay ni Nadana. Sinalubong ito ng kanyang kaibigan at niyakap ng mahigpit. Beshiwap! Sigaw ni Dana. Nag-usap ang dalawa at inalalang nakalipas na taon na dumaan. Si Dana ang huling taong pumunta sa lamay ni Nanay Rosa. Natatakot kasi ito magpakita sa lahat. Matapos nito makatakas sa mga taong dumukot sa kanya. Ngunit binabagabag siya ng kanyang konsensya dahil nalaman nitong isa si Nanay Rosa sa napahamak sa nangyari sa patimpalak. Isinalaysay ni Dana kina Jacob at Yang Yang ang nangyari. Isa sa mga waiter ng oras na yon ang katext meet ni Dana. Habang sila'y nag-uusap ay may napansin silang kakaibang kilos ng isa sa mga bisita. Nakita nito si Serio at kausap ang ilang waiters. May inabot ito na maliit na bote at pera. Hindi matahimik si Dana kaya naman sinudan nila ang mga ito. Hanggang sa makita nilang nilagyan nila ng kung ano ang ilan sa mga pagkain. Pupuntahan sana ni Dana si Yang Yang, ngunit nakita sila ni Serio at dinukot. Pinahirapan at tinakot. Mabuti na lang at nakatakas sila kasama ng kanyang kasama at nagtago. Labis ang konsensya ni Dana dahil hindi niya nagawang iligtas si Nanay Rosa. Kaya lakas loob itong lumabas at nagsabi kay Yang Yang. Sa tulong na rin ni Jacob ay napatunayan ang ginawa ni Serio at isa ito sa ginamit ni Troy upang mahawakan sa leeg ang kanyang tito Serio. Ngunit hindi ito sapat na kabayaran para kay Yang Yang. Sariwa pa sa alaala ni Yang Yang noong muling kinausap siya ni Jacob para sa kanyang alok. Malalim ng gabi, bakit hindi ka pa namamahinga? Tanong ni Jacob. Nasa poolside ang dalawa. Tulala si Yang Yang at malalim ang iniisip. Hanggang ngayon po kasi, iniisip ko pa rin yung ginawa ng seryo na yan sa nanay ko. Ayos lang na akong liitin at pagsalitaan niya ng masama. Pero nagdahil sa kanya, namatay ang nag-iisang taong tumanggap sa akin. Umiiyak nitong sabi. Alam kong hindi ito ang tamang panahon upang pag-usapan to, pero muli ko sa'yong iaalok ang pagpapa-plastic surgery. At bukod doon, alam mo na ako talaga ang tunay na may-ari ng buong asyenda. Kayang-kaya kitang tulungan na maghiganti kay Serio, pati na rin sa mga taong nang aalipusta sa'yo. Alok ng binata. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Yang Yang. Lumipad ang dalawa sa ibang bansa. Pinaayos ni Jacob ang mukha ng dalaga at habang nandun sila ay hindi sinayang ni Yang Yang ang kanyang oras. Habang nagpapagaling ay pinakuha ito ni Jacob ng short courses upang mas malinang ang kanyang husay sa pagluluto. At bukod doon ay pinasok na rin ni Yang Yang ang kursong cosmetology upang matulungan ng mga gaya niyang may mababang self-esteem dahil sa kanilang itsura. Sa lumipas na taon ay pinaghandaan ni Yang Yang ang kanyang pagbabalik. Malalim ang sugat na kanyang naranasan, kaya ang galit nito sa lahat ay hindi matatawaran. Matapos bisitahin ni Yang Yang si Dana, ay inimbita niya ito sa patimpalak. Hindi naman nabigo si Yang Yang at dumelo sila sa kanyang paanyaya. Nagpanggap na isa sa mga security ni Gomez si Serio. Mula sa malayo ay nagmamasid si Serio.
Matagumpay na naman itong nakapasok sa asyenda na walang nakakakilala sa kanya. Nagmamasid sa paligid at tinitignan kung anong meron at nagkaroon ng ganitong hadaan sa asyenda. Nagsimula nang magsidatingan ng iba. At laking gulat nito nang may makitang isang pamilyar na mukha na matagal niya nang hindi nakita. Hindi ito maaari. Patay ka na. Hindi pwedeng buhay pa si Jacob. Sambit nito sa sarili na makita si Jacob na paakyat ng stage kasama ang isang magandang dalag. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below. Ngayong nasiwalat na sa lahat ang mga nangyari sa nakaraan, paano kaya patatakbuhin ng tadhana ang kasalukuyan? Naging balsiseryo nang makita niyang pamangkin itong si Jacob. Ano kayang gagawin ito? Sa kabilang banda, magsisimula na maghiganti si Yangyang sa mga taong nang alipasta sa kanya. Hanggang saan naabot ang puot na kanilang nararamdaman. Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Junior, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!